much sa mga nag-subscribe, nag-like, nanood, at mga nag-comment sa aming video. Nakaka-upload pa lang yung paano kami nakakuha ng bahay sa Canada. So if you haven't watched that, guys, you can watch that para magkaroon kayo ng idea kung paano ang process ng pagbili ng bahay dito sa Canada, particularly here sa amin sa Saskatchewan. And if you haven't been subscribed, mag-subscribe na po kayo at marami pa kaming i-upload na mga video about sa life namin here in Canada na hopefully po ay makatulong dun sa mga ating mga kababayan na nagbabalak mag-move or mag-migrate here in Canada. So for today's video, guys, I'll be sharing with you ang update sa aming bahay. Kasi nagpapagawa kami ng deck. Kasi nung binili namin yung bahay, wala siyang deck. Dadalhin na niya yung mga materials na gagamitin niya sa pag-build ng deck. So, I'll be sharing with you guys kung ano ang itsura nung aming backyard ngayon. At, yeah, samahan niyo po kami. Ano ginagawa mo? Ginagawa mo! So, ngayon lang namin na... Siya pala. Ngayon lang natin na isip maglinis sa backyard. Aray-aray ko. Ano? Pasok. Ito, guys, yung aming backyard. Ito yung ipapagawa namin. So, ayan. Tapos, ito na yung garage. So, yung previous owner, guys, gumawa ng patanimon dito. Oh, may banana pa. Ayun, oh. Ito buhay yan. Hindi, ginawa niya kang pataba. Tapos ito yung isang daan papunta dun sa... Ano? Ay! Siyempre! Nahulog na. Ayan. Ito, maliit lang, guys, yung aming backyard. Tama lang sa nagsisimula. Ayan. Ito yung ipapagawa namin mamaya. Ito yung sa kabilang side. So, nag-ano talaga sila ng taniman dito, yung dating may-ari. Ayan. Ito yung gilid. So, ito yung... ano kaya ito, Jeff? Ha? Tingin mo? Asan ka? So, lamig, guys. Ito yung kabilang side naman. So, ang balak namin, guys, lagyan namin ng... ano na lang dito, mga gravel, ganyan. Yung parang ganito, guys, oh. Tapos, dito, lalagay yung deck. Ito yung palabas. Ayan, oh. So, yun. Ayan. Ayan. Talagang black na black yung lupa, no? Ayan. Ito na yung tapat namin. Ayan. So, ito na yung bahay namin. Ito yung pupasok. Ayan. Ayan. Ano? Ginagawa mo! Uy, ba't ayaw mong magsalita? Bakit diyan yun na inaasal mo? So, guys, hindi naman siya kalakihan, pero sakto lang sa mga nagsisimula sa pagpapamilya, ganyan. Tsaka, okay itong aming community here, kasi sobrang tahimik. And then, I've said on the previous video namin, yung paano kami nakakuha ng bahay na bago-bago lang din itong community here in Saskatoon. Kaya, sobrang thankful kami at nakuha namin itong location ng bahay. So, dahil talagang sobrang okay ang neighborhood. Yan. Tapos, ito yung garage.
Ito lalagay yung mga materials eh. Ginagawa mo. Sige, magnabangga ka. So, 2-car garage siya. So, ayan. Ito yung sa likod namin. Ginagawa mo. So, nabubuksan pala. Kasi nag-lock siya nung winter. Ano lalagay dyan? Oil lang? Hindi. Ayusin tong kahoy. Kasi nakabaligo na siya eh. Hindi, yung gate lang siguro, no? Tumukoy siya. At saka ano, sobra yung sa baba, ayan, no? Yung parang sagad. Papalahin ko. O, hindi namin alam na nabubuksan pala yan. Kala namin sira yung ano. Kasi yung kahoy nakagano na. Ano, ayaw na masara? Labas ka, tapos ikot ka na lang. Ano yung damo, oh. Ang putik nga, kaya kailangan talagang lagyan ng kraba. At saka yun, dun sa ilalim, hindi na siya. Oo, so kailangan talaga siyang ipagawa. So, ayun guys, yun yung backer na ipapagawa namin kasi hindi siya, wala pa siyang deck. So, dahil nga summer season na dito, eh magandang magpalagay ng deck dahil barbecue time, ganyan, di ba? Tapos magchichill-chill lang tayo sa likod. Ayan guys, so mamaya pupunta dito yung gagawa dahil dadalhin yung mga materials, tapos ay ilalagay dun sa garahe kasi dun ilalagay yung mga materials, kaya kailangan tanggalin ni Jeff yung mga sasakyan. Tapos ngayon kasi guys, masyadong mahal ang materials ngayon dito sa Canada, particularly yung mga kahoy. Kaya may maano magpagawa, masyadong mahal magpagawa ngayon. Anyway guys, yun, balitaan ko kayo mamaya pag nandito na yung materials para makita ninyo. Pumasok na ako guys, sobrang lamig sa labas at ang hangin pa. So ayun na nga guys, nasa na ba ako? Yun, kwentahan ko lang kayo na dahil nga as of this moment talaga masyadong mahal yung materials, kaya anyway, nagpagawa, kaya gusto rin namin magpagawa ng deck kasi ang putik kasi niya nung winter. may mga times na parang nadulas yata ako dun sa likod. Pero kung tuloy-tuloy yung ano, yung snow, okay, walang problema. Pero nag-spring na, natuyo na. Yung ano, mga snow, doon na kami nagka-problema kasi yung ano, nung natuyo yung snow, nagputik na kasi hindi nga siya ano, parang pure ano siya, pure lupa siya. Tapos yung previous owner nung bahay, nagtatanim siya doon sa may gilid ng garage. So ang problem, imbis na yung tubig, yung tubig pumapasok tuloy sa ano, sa garahe kasi yung ano niya, yung may mga tanim-tanim pa siya doon. Ayun, kaya kailangan talaga namin ipagawa to dahil yun sa yung pag nag-winter tapos nag-spring na, ayun, nagtutubig siya dun sa garahe, kaya aww. Ayun guys, so mamaya pag nandito na yung materials,
Babakit ako sa inyo. Pero yun nga guys, real talk talaga. Sobrang mahal ng materials ngayon dito sa Canada. Parang pa mahal ng pamahal na ang mga expenses here in Canada. Kahapon nga guys, nagpagas kami here in Saskatchewan na. Ang gas prices ngayon, right now, ano bang petsa na ngayon? May 20th ay $1.87, guys. Nung bago dating ako dito sa Canada, parang never ko pang nakitang tumaas ng ganyan kataas here. Pero balita ko nga sa BC, mas mahal ang gas eh. Nasa $2 plus, ganyan. Anyway, thankful na rin ako nandito kami sa Saskatchewan kasi medyo mababa pa yun compared sa mga bigger cities like Vancouver or Toronto, di ba? Pero ayun guys, ngayon lang, parang yun lang ang na-realize ko, parang pataasan ng pataasang cost of living here in Canada. Pero laban lang para sa pangarap. Ito pa yung materials. Ginagawa mo! Wala pala, mag-garage tayo, no? Ano nangyari? Nag-uha ka matis eh. Excited na ako dito. Cause I thought I could swim. We break up every weekend. Was it gonna be like that? Oh, I just wanted you so bad. Playing with my mind, was that your intention? Cause I'm missing you. Cause I'm missing you. Cause I thought I could swim. We break up every weekend. Was it gonna be like that? Oh, I just wanted you so bad. Playing with my mind, was that your intention? Cause I'm missing you. Cause I'm missing you. Cause I thought I could swim. We break up every weekend. Was it gonna be like that? Oh, I just wanted you so bad. Playing with my mind, was that your intention? Cause I'm missing you. Cause I'm missing you. Never know, never on anyone, never know, never on anyone.
Lagyan daw ng privacy wall dito ni Kuya. Dito o. Sa may... Diyan, sa may nakalagay na. Kahoy dyan. Tapos ito na yung ano. Yung foundation niya. Tapos lalagyan niya ng hagdan dito para may papuntang garage. Dyan. Tapos ito yung kabilang side namin. Nalagyan ng mga... travel, yung buhangin, ganyan. Tapos, ito na yun. Ano pala, ang taan, ano ka pala ng kahoy, no? Tapos, yung foundation pala, yung kahoy, yung ito. Ganda, excited na ako. Maglagay ng mga furniture. Oo. Yung talaga. At least naka-one down na tayo sa paggawa. So ayun guys, so baka bukas tapos na to. Kasi bit lang naman papagawa namin. So salagyan na lang namin ang decoration. Pagkakagawa. So pumasok na ako guys. Pinagbigyan din kami ng weather ngayon. Kasi ilang araw na nag-uulan simula kahapon, Friday. Ayan, maganda yung panahon. Kaya tinag-take advantage din yung mga tao dito na gumawa ng mag-update sa bahay, ganyan. So, naka-one down na kami sa aming mga dapat makipagawa dito sa bahay. Kasi gusto namin ipapaint pa sana yun sa may hagdan kasi faded na. Pero kami lang gagawa nun kasi pa-paint lang naman yun. Parang varnish lang sa atin. Ganyan. Tapos yun sa may front namin. Ipinturahan din namin. Para kami lang gagawa. At para makadepend rin. Eh, yung deck naman, hindi naman kaya yung Japan. Kaya pinagawa namin kay Kuya. Tapos, ayun guys. Yun talaga pag homeowners kayo. At lalo na hindi naman to brand yung brand new. Kaya, syempre, ang bahay habang tumatagal may mga dapat nang i-update ganyan. So ganun ang mangyari sa amin kasi hindi naman namin brand new nakuha tong bahay. Pero at least thankful kami katulad ng sinasabi ko kasi nakapasok na kami sa housing market last year of 2021. Kasi as of this moment guys, sobra ng mataas ang mortgage rate ngayon, nasa 4% in Canada. And then, ang average selling price na ng bahay, wala nang ano, lagi nang 300,000 and above. Wala nang 200,000, like 300,000 and below. Wala nang ganon dito. So, pag chine-check yung realtor.ca, sobrang grabe na yung housing prices ng market ngayon. Kaya, naniniwala din ako sa ano ko katigasan ng ulo ko na pinupush ko talaga na magkabahay kami. Yung pala yung ganun ang mangyayari. Kasi kung this point, parang this year kami nagpursige na magkaroon ng bahay, baka wala na kami makuhang 300,000 and below na bahay. Siguro lang, baka nag-ano kami sa 300,000 and above, which is way out of budget. Katulad ng sabi ko sa inyo, huwag niyong imamax out yung pre-approval amount sa inyo kasi mataas ang monthly mortgage payment nyo. Baka hindi na kayo makaipon.
Kaya buto na lang pala, antikis-tikis ng ulo ko nun, pinipush ko lagi si Jeff na kailangan this year tayo makakuha. Kasi guys, ang inaano ko nun, kung bakit, kaya pinipush ko din ang sarili namin na makakuha ng bahay. Dahil unang-una naman kasi meron naman na kaming ipon. And then, feeling ko naman kaya naman namin talaga kumuha ng bahay. And then, parang feeling ko kailangan namin i-take advantage yung mortgage interest at that time. Kasi nga sobrang baba. Tapos ang baba lang namin nakuha itong bahay na to. Kaya sobrang thankful din kami. Tapos ang ganda pa ng community. Tapos ang reselling value guys ng part dito sa Saskatoon. Kasi may mga side ng part sa Saskatoon na hindi ideal. Parang medyo magulo, ganyan. To be honest sa inyo. Etong side na to, ang pinakamagandang i-resell value, sabi ng realtor. Di ba, Jeffrey? Tama ba? Sabi, di ba, kailangan daw yung reselling value ng nasa south side, mas maganda daw kaysa sa ibang side. Ang east side kasi talagang mahal doon. Pero ito kasi parang bago-bagong community lang. Sa next vlog namin, guys, ituturo namin kayo sa aming community para makita nyo yung aming community. Ayun, guys. Hi, guys! Dito kami sa Costco ngayon. Dito ng aming pagpapagawa ng date.